Hi, Cinema Box Recap dito. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang horror comedy na pelikulang tinatawag na The Dead Don't Die. Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Centerville, kung saan makikita natin ang dalawang pulis na sina Cliff at Ronnie. Tumugon sila sa isang tawag mula sa isang lokal na magsasaka, si Frank, na nag-aangking ninakaw ang kanyang manok. Inisip ni Frank na si Hermit Bob ang kumuha ng kanyang manok, isang taong nakatira ng malalim sa kagubatan. Dahil dito, pumunta ang mga pulis sa kagubatan upang hanapin si Hermit Bob at tanungin siya. Di nagtagal, nakakita sila ng bagong balatang kuneho at isang bagong patay na apoy sa kampo sa kagubatan. Napansin ni Cliff si Hermit Bob na nagtatago sa mga palumpong at tinanong kung nasaan ang manok. Gayunpaman, hindi sumagot si Hermit Bob at bigla siyang nagpaputok ng baril sa mga pulis. Nainis si Ronnie, ngunit ayaw ni Cliff na palalain pa ang sitwasyon. Binibigyan na lang niya si Hermit Bob ng babala at umalis mula doon. Habang nasa loob ng sasakyan ng pulisya, tinanong ni Ronnie kung bakit hindi nila inaresto si Hermit Bob, gayong nagpaputok siya ng baril sa mga pulis. Sumagot si Cliff na kilala niya ang tao na yon mula pa noong junior high na 50 taon na ang nakalipas. Kahit na medyo kakaiba si Hermit Bob, hindi naman siya mapanakit o magnanakaw ng mga alagang hayop. Dagdag pa rito, hindi gusto ni Cliff si Frank at tila may pagdududa siya sa ulat ng ninakaw na manok. Tumingin ang mga pulis sa kanilang relo at napagtanto nilang alas negatibo 8 na ng gabi pero maliwanag pa rin sa labas. Sa puntong ito, nakatanggap sila ng tawag mula sa isa pang opisyal, si Mindy, na nag-uulat ng mga kakaibang pangyayari sa bayan. Sinubukang magtanong pa si Ronnie, ngunit bigla na lang naputol ang komunikasyon. Tinawagan niya si Mindy mula sa kanyang telepono, ngunit kakaibang, patay din ang mga linya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa nag-isang dinner sa maliit na bayan, kung saan nagrereklamo si Frank sa isang lalaking nagngangalang Hank tungkol sa ninakaw niyang manok. Nang tanungin siya ng huli kung paano niya nalaman na si Hermit Bob ang magnanakaw, sumagot si Frank na walang ibang maaaring gumawa nito. Pagkatapos ay nakinig sila sa isang ulat sa radyo na nagsasaad na ang hydraulic fracturing na isinasagawa sa polar regions ay maaaring nagbago sa aksis ng pag-ikot ng mundo na nagiging sanhi ng pagbabago sa mga oras ng liwanag ng araw. Gayunpaman, tiniyak ng gobyerno na walang malubhang pinsala ang fracking sa kalikasan at walang dahilan upang mag-alala. Sa susunod na eksena, makikita ang isang juvenile detention center kung saan tatlong bata ang nanonood ng balita sa telebisyon tungkol sa kamakailang mga pagbabago sa ekolohiya. Sinabi ng isang batang nagngangalang Jeronimo na ang polar fracking ay maaaring magbago ng pag-ikot ng Earth. Na maaaring magresulta sa kumpletong pagkasira ng planeta. Natakot ang dalawang batang babae sa sinabi niya at nag-aalala sila tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Ngunit sa mga sandaling iyon, dumating ang bantay at pinagalitan si Jeronimo sa pagpunta sa quarters ng mga babae. Pagkatapos ay dinala tayo sa isang gasolinahan, kung saan ang isang nerdy na lalaki na nagngangalang Bobby ay nakikinig sa krisis mula sa radyo. Ilang sandali pa, dumating ang isang deliveryman at binigyan siya ng isang bihirang comics bilang regalo na labis na ikinatuwa ni Bobby. Bago umalis ang lalaki, humingi si Bobby ng ilang payo. Sumagot ang deliveryman na perpekto ang mundo at dapat pahalagahan ang mga detalye. Umalis siya pagkatapos at naiwan si Bobby na nag-isip tungkol sa kanyang mga sinabi. Samantala, sa kagubatan, napansin ni Hermit Bob ang isang kakaibang bagay. Nagraragasa ang mga langgam sa isang disorganized na paraan at nakita niyang tumutubo ang mga kabute sa mga lugar na hindi dapat tinutubuan. Sa isa pang eksena, isang motel owner na nagngangalang Danny ang natututo mula sa balita na ilang alagang hayop ang nawawala. Ang ilan sa mga alagang hayop ay bumalik, ngunit ang kanilang ugali ay naging kakaiba at agresibo. Nababahala si Danny at agad na nagsimulang hanapin ang kanyang mga pusa, ngunit hindi niya sila matagpuan. Samantala, lumabas si Frank sa hardin upang hanapin ang kanyang alagang aso. Sa huli, natagpuan niya ito sa ilalim ng isang kotse at tinawag itong pumasok. Kakaibang, binaliwala siya ng aso at nagsimulang tumakbo sa kabaligtaran ng direksyon. Naiinis si Frank, ngunit napagtanto niyang hindi lamang nawawala ang kanyang aso, kundi pati na rin ang lahat ng baka sa sakahan. Samantala, si Hermit Bob, na tumitingin sa sakahan mula sa treetop gamit ang binoculars, ay napansin ang mga baka na papunta sa kagubatan. Sa himpilan ng pulisya, tinatalakay ni Ronnie, Mindy, at Cliff ang mga kakaibang pangyayari sa Centerville. Nalaman din natin na may isang patay na tao ang dinala sa istasyon upang panatilihin sa magdamag. Tinanong ni Ronnie at Mindy kung kailan darating ang coroner dahil ayaw nilang magduty kasama ang isang bangkay. Ibinunyag ni Cliff na darating ang coroner bukas at siya ang magduduty ngayong gabi. Nang marinig ito, nakahina ng maluwag ang dalawa at nagpa siya na magpahinga at umuwi. Lumipat ang eksena sa dinner, kung saan nag-uusap ang may-ari at ang waitress tungkol sa bagong funeral undertaker ng kanilang bayan, si Zelda. Lumalabas na ang waitress ay naglilinis sa funeral home, kaya tinanong siya ng may-ari kung ano si Zelda. Ibinunyag ng waitress na siya ay mapagbigay ngunit may mga nakakakilabot na mga mata na parang tumatago sa iyong puso. Binanggit din niya na si Zelda ay nagtayo ng isang lihim na silid na may istilong hapon sa likod ng funeral home, kung saan niya itinatago ang isang gintong estatwa ni Buddha at isang samurai sword. Samantala, makikita natin si Zelda na sumasayaw ng katana sa harap ng estatwang Buddha. Pagkatapos ay bumalik siya sa morgue. Kung saan sandali niyang napansin ang isang bangkay na gumagalaw. Gayunpaman, inisip niyang ilusyon lang ito at umalis na. Kinagabihan, biglang naging kulay ubi ang buwan at dalawang bangkay ang bumangon mula sa kanilang libingan.
Dumiretso sila sa dinner, kung saan ang waitress at ang may-ari ay naglilinis. Labis na natakot ang mga babae nang makita nila ang mga zombie, ngunit bago sila makakilos, inatak sila at brutal na kinain. Pagkatapos nito, napansin ng mga zombie ang isang coffee pot sa counter. Paulit-ulit nilang sinasabi ang salitang kape habang ininom ito. Pagkatapos ay binasag nila ang coffee pot sa sahig bago umalis sa dinner. Kinabukasan, nagising si Cliff mula sa isang tawag ni Hank. Naagarang pinapapunta siya sa dinner. Pagdating niya, labis na nabigla si Cliff sa kanyang nakita, mga wasak na katawan ng dalawang babae. Dumating din si Ronnie at Mindy makalipas ang ilang sandali, at sila ay parehong nagulat. Ang kanilang mga katawan ay brutal na pinaghihiwalay, kaya inakala nila nagawa ito ng isang mabangis na hayop. Samantala, makikita natin ang isang dalagitang nagngangalang Zoe at ang kanyang dalawang lalaking kaibigan na dumadaan sa Centerville. Sinubukan nilang tingnan ang mapa sa kanilang mga telepono, ngunit walang signal, kaya nagpatuloy sila sa pagmamaneho sa daan. Dinagtagal, narating nila ang gasolinahan ni Bobby at huminto upang magpakarga ng gasolina. Dahil papalubog na ang araw, napagpasyahan nilang magpalipas ng gabi sa bayan at magtanong tungkol sa mga pagpipilian sa tirahan. Sinabi ni Bobby na may isang motel lang dito na pagmamay-ari ni Danny. Pagkatapos ay binigay niya ang address at pumunta ang mga kabataan sa motel. Samantala, si Cliff at Ronnie ay umiikot sa bayan upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga mapanganib na kaganapan na nagaganap. Dinagtagal, dumating sila sa motel at pinag-usapan ang sitwasyon kay Danny, na labis ding nabigla. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ni Zoe at nag-check-in sa motel. Nagtanong si Zoe kung mayroong malapit na dinner, ngunit sinabi ni Cliff na sarado na ang nag-isang dinner sa bayan. Hindi rin sinabi ng mga pulis ang buong katotohanan dahil ayaw nilang takutin ang mga bisita. Pinaalalahanan lang nila na huwag nang lumabas pagsapit ng dilim, ngunit hindi sila sineryoso ng mga kabataan. Kalaunan, sa Juvenile Detention Center, ang tatlong bata ay tumitingin sa labas ng bintana at napansin ang malungkot na kapaligiran. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pagpatay sa dinner. At naniniwala si Jeronimo na sila ay nasa kalagitnaan ng isang zombie apokalipse na dulot ng polar fracking. Nabulabog ang kanyang mga kaibigan, ngunit bago pa niya maipaliwanag ng higit pa, muli siyang pinalayas dahil nasa kwarto na naman siya ng mga babae. Samantala, bumisita sina Cliff at Ronnie sa sementeryo ng bayan at natagpuan ang dalawang libingan na hinukay. Sa wakas, napagtanto nila na bumangon mula sa kanilang libingan ang mga patay at nagdudulot ng kaguluhan. Agad silang sumakay sa sasakyan at nagmaneho sa paligid ng bayan, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa mga zombie. Habang nagmamaneho, nagtataka si Cliff kung paano papatayin ang mga patay, at sumagot si Ronnie na ang tanging paraan ay ang pagputol sa kanilang ulo. Samantala, nakikita natin sina Bobby at Hank sa tindahan ng hardware ni Hank na tinatalakay ang parehong sitwasyon. Kumbinsido rin sila na ito ay isang zombie apokalipse, kaya naghahanda silang barikadahan ang tindahan at armaduhan ang kanilang mga sarili ng iba't ibang sandata. Samantala, sa motel, pinapanood ni Zoe at ng kanyang mga kaibigan ang balita tungkol sa mga brutal na pagpatay na naganap sa iba't ibang lugar. Kung saan ang mga biktima ay waring pinaghihiwa-hiwalay ng isang mabangis na hayop. Natakot sila at nagsimula silang maniwala na tama ang pulis. Dahil dito, agad nilang inilock ang pinto upang protektahan ang kanilang sarili. Pagkatapos lumubog ang araw, muling bumangon ang ilang mga zombie mula sa kanilang mga libingan. Sa kalaunan, makikita natin si Danny na lumabas ng motel upang hanapin ang kanyang mga pusa. Hindi niya sila nakita, ngunit biglang lumitaw ang isang zombie mula sa likod at inatake siya. Sa himpilan ng pulisya, naghahanda ang tatlong opisyal ng iba't ibang sandata upang patayin ang mga zombie. Dinagtagal, napansin nilang gumising ang patay na babae at papalapit sa kanila habang paulit-ulit na bumubulong ng chardonnay. Binaril siya ng mga pulis ngunit tila walang epekto. Sa kabutihang palad, nilakasan ni Ronnie ang kanyang loob at pinugutan siya ng ulo sa isang mabilis na galaw. Pagkatapos, makikita natin si Zelda na nag-aayos ng makeup sa dalawang bangkay sa funeral parlor. Ilang sandali pa, napansin niyang nagmulat ng mata ang isa sa mga bangkay. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata nito, ngunit nakita niyang nagmumula ng mata ang isa pang bangkay. Dinagtagal, parehong nagkamalay ang mga katawan at naupo. Nalaman ni Zelda ang nangyayari, ngunit nanatili siyang kalmado. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang katana at pinugutan sila ng ulo na nagrereklamo na nasayang lang ang lahat ng kanyang makeup. Samantala, nasa bahay si Frank nang mapansin niya ang ilang kakaibang ingay mula sa labas. Nang tiningnan niya sa pintuan, nakita niyang papalapit ang isang zombie upang atakihin siya. Gayunpaman, mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang baril at binaril ang zombie, pinasabog ang ulo nito. Sa susunod na eksena, makikita natin na ang bayan ay napuno ng mga zombie na bumubulong ng mga salita tulad ng Snickers, Juice, Wi-Fi, Bluetooth, at Siri. Lumalabas na sila ay gravitating patungo sa kanilang mga paboritong bagay noong sila ay buhay pa. Agad nilang inatake ang tindahan ng hardware, kung saan sina Hank at Bobby ay nagkukulong. Nakapasok ang mga zombie, ngunit matapang na tumugon ang dalawang lalaki, at napugutan ng ulo ang lahat ng mga ito. Samantala, ang Juvenile Detention Center ay inatake rin, kaya nagpa siya ang mga bata na magtago sa isang closet upang protektahan ang kanilang sarili.
Pagkatapos, makikita natin ang tatlong opisyal na walang magawang nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga zombie ay gumagala sa bayan. Nagsimulang umiyak si Mindy at humihingi ng katiyakan sa dalawang kasama, kaya pinapalubag siya ni Cliff na magiging maayos ang lahat. Di nagtagal, napansin nilang paparating si Zelda sa istasyon habang madali niyang pinupugutan ng ulo ang maraming zombie sa daan. Pinapasok siya ng mga pulis at nagtanong si Zelda tungkol sa kanilang plano. Walang ideya ang mga opisyal, kaya iminungkahi ni Zelda na magpatrolya sila sa labas at iligtas ang mas maraming tao hanggat maaari. Inalok niya na siya ang magbabantay sa istasyon pansamantala at iminungkahi na magkita sila sa sementeryo pagkatapos. Bagaman natatakot ang mga opisyal na lumabas, sumang-ayon silang lahat at umalis. Pagkatapos nito, nagsimulang magmaneho ang tatlong opisyal sa buong bayan, naghahanap ng mga nakaligtas at pinapatay ang mga zombie sa daan. Sa kalaunan, dumating sila sa motel, kung saan nakita nila ang grupo ni Zoe na patay at kanilang mga katawan ay punit-punit. Pinutol ni Ronnie ang kanilang mga ulo upang maiwasan silang maging zombie na ikinatakot ni Mindy. Balik sa istasyon, makikita si Zelda na nagtatype ng isang bagay sa computer na tila nagpapadala ng lihim na mensahe sa kung sino. Susunod, makikita natin sina Hank at Bobby sa tindahan ng hardware, buhay at medyo maayos. Mahigpit nilang binarilak ang pintuan at huminga ng maluwag. Ngunit sa kanilang pagkabigla, napagtanto nilang naiwan nilang bukas ang likurang pintuan. Di nagtagal, nakapasok ang mga zombie sa loob ng tindahan sa malaking bilang. Hindi na kayang labanan ng dalawang lalaki ang napakaraming zombie, kaya tinanggap na nila ang kanilang kapalaran at kalaunan ay namatay. Samantala, sa detention center, umalis na ang mga zombie, kaya lumabas ang tatlong bata mula sa closet at tumakas. Samantala, sa bahay ni Frank, nakita natin siyang inaatake ng mga zombie habang siya ay sumisigaw sa sakit. Sa susunod na eksena, dumating ang tatlong opisyal sa sementeryo, kung saan napapalibutan ang kanilang sasakyan ng isang horde ng mga zombie. Sinubukan nilang magpatuloy, ngunit ang isang zombie ay natrap sa bulong, kaya't hindi sila makakilos. Hindi na kinaya ni Mindy kaya't nagsimula siyang umiyak ng malakas. Di nagtagal, nilapitan siya ng kanyang lola na zombie, na tinatawag ang kanyang pangalan. Ito'y nagdulot kay Mindy na bumigay at lumabas sa sasakyan upang sumama sa kanyang lola. Kaagad siyang inatake at naging pagkain ng mga zombie. Kalaunan, makikita si Zelda na papunta sa sementeryo, magaling na pinapatay ang mga zombie sa daan. Sa wakas, nakasalubong niya ang isang babaeng zombie na nakaistilong damit. Ito'y nagpost ng maganda at bumubulong ng fashion, ngunit pinugutan din ito ni Zelda. Samantala, ang tatlong bata mula sa detention center ay nasaksihan ito at labis na nagulat. Nilapitan nila ang ulo ng zombie, at ang isa sa mga babae ay sinabi sa kanyang mga kaibigan na sundan siya. Na sinasabing alam niya ang isang ligtas na lugar para magtago. Di nagtagal, dumating si Zelda sa sementeryo, at biglang nagsitakbuhan ang lahat ng mga zombie palayo sa sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay napansin nila ang isang ET na lumitaw sa kalangitan, na nagpasaya sa kanila. Nabuhayan din ng loob si Zelda, dahil tila hinihintay niya ang sandaling ito. Ilang sandali pa, biglang iniangat ng ET si Zelda at umalis mula doon. Nang makita ito, labis na nagulat ang mga opisyal at hindi maunawaan ang nangyayari. Sinabi ni Cliff na palagi niyang iniisip na kakaiba si Zelda. Napagpasyahan ng mga opisyal na sawa na sila sa pagiging walang magawa at sa wakas ay lumabas ng sasakyan. Kinuha ni Cliff ang isang shotgun. At si Ronnie ay kumuha ng machete at sabay silang sumugod sa horde ng mga zombie. Magaling nilang napapatay ang marami sa mga ito, kasama na ang kanilang mga kaibigang sina Bobby, Frank, Danny, Hank at maging si Mindy. Habang nangyayari ito, pinapanood sila ni Hermit Bob mula sa gubat at ikinalulungkot kung gaano kasama na ang mundo. Sa pagtatapos ng pelikula, naubusan ng lakas ang dalawang opisyal at sa huli ay napatay ng mga zombie.